anak at ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin kami ipagadya mo sa sakit dulot ng COVID-19 na kumitil sa maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hinihiling namin ang iyong biyaya sa lahat na nag-aaral, ng uri at pinagmula ng salot na ito. Na nabubuhay at agaharing kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, mapagampong sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. San Rafael at Angel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calunson, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili o mahal na ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinaghaharian ng hirap at takot, kami napampun sa iyo, mahal na ina ng Diyos at aming ding ina, at nagpakupkup sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong mauin sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimagati sa pagyaon ng kanilang mahal sa buhay. Kadalasa'y nililibing na di man lang nasisilayan. Samahan mo ang managaalala sa kanilang mga may sakit na mahal sa buhay na hindi man lang nila masamahan para hindi sila mahawaan. Punuin mo ng pag-asa ang mga nabagabag sa walang katiyakang kinabukasan at bunga nito sa ekonomiya at hanap buhay. Ina ng Diyos at amin ding ina, ipanalangin mo kami sa Diyos sa manang-awa na ang laganap na pighating ito ay matapos na at muling sumilay ang kapayapaan at pag-asa. Isamo mo sa iyong mahal na anak, tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Cana Galilea, na aliwin ang mga pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse, ang mga tagapangalaga ng kalusugan at ang mga nagkukusa sa pagtulong na nasa unahan ng laban na ito, na sinusong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng buhay ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi, panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahan ka sa mga nag-aalaga sa may sakit araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat, dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ang lunas para puksain ang virus na ito. Nawa, ang mga namumuno ng mga bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit, at pagkamapagbigay, ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinasaalanghalang ang hinaharap at ang ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mga mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming ina, tulungan mo kaming mapagdanto na kami nabibilang sa isang malaking pamilya at kilala na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matigaw namin ang laganap na kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marugdob sa panalangin. Maria, kaaliwan ng mga nagdurusa, yabusin mo ang iyong mga nasisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami ng Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay. Sa iyo na nagniningning sa aming paggalakbay, bilang pag-asa namin kaligtasan, pinagkakatiwala namin ang aming mga sarili o maawain at maalam at matamis sa Birheng Maria. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Isama po natin sa ating panalangin ang mga nagkondog ng misa. Pasasalamat ni Flora E. de Guzman and family, Matimco Modern Trade, Mrs. Myla Cuevas, sa tatanging kahilingan na Segunda Navarro, Elaine Colliantes and family, Myla Cuevas, sa kagalingan ni Manding Makalinaw, para sa karawan ni Nanelli Cailaw, Irene M. de Chavez, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Imalina Mendoza, Raul P. de Guzman, Raul Roberto de Guzman, Gerardo Masarap, Sofio A. Erena, Manuel Tenorio, Mary Chris Cailaw, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Cherished gift to hold.
Isama din po natin sa ating panalangin ang natatanging kahilingan ni Patrick T. Echo and Family. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon, nawa ay sumaiyong yung lahat. At sumaiyong. At hinding ialay ang banal na paghahain ito para sa ating mga natatanging intensyon o kahilingan, mga tao na nais nating ipanalangin o ipagdasal para sa lahat ng mga may sakit o karamdaman sa kanila ay nag-aalaga o naglilingkod, para sa lahat ng mga frontliners, para sa lahat ng OFWs, para sa ating bansa, sa ating mundo, dahil sa pandemya na ating pinagdadaanan. Mga kapatid, hilingin natin ang biyaya ng ating mapagmahal na Diyos para sa lahat ng ito. Mga kapatid, ating ding aminin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo rin ay maging marapat gumanap sa misang ito. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang aming maipahayag na ang Panginoong nabuhay ay nananaig sa lahat upang kami ay makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang lingid sa aming mata. Ngayong siya ay namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya
At di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose, isang Levitang taga-Chipre, kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol, ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginooy naghari niya, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy nagahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari niya, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang anupaman, likas ikaw ay naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Sumayin niyo ang Panginoon, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay sa sandibutang ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko ay tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang mumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang araw, magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga pagninilay, una, Bernabe. Sa unang pagbasa, yun hong isang Levitang taga-Chipre ay tinagurian o pinangalanan niya o tinagurian nila na Bernabe, na ang ibig sabihin ay matulungin. Napakinggan natin sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol ang ginawa ni Bernabe. Ipinagbili niya ang kanyang bukid
at ibinigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ibig sabihin, tinulungan ng taong ito ang mga apostoles. Tumulong sa iba itong si Bernabe. Tumulong sa iba itong libitang taga Sipre. Simpleng bagay, mga kapatid, tayo rin ay inaanyayahan ng Diyos na maging Bernabe, maging matulungin, matutong tumulong. Ang paraan ng pagtulong, napakaraming bagay kung paano ito maipapakita. Maaring sa iyong presensya, sa iyong kilos, sa iyong gawa, maging pinansyalman at kahit pang espiritual, ikaw ay maaaring makatulong. Panahon ngayon ng pandemic, ikaw ay magsuot ng face mask, ikaw ay magsuot ng face shield, ikaw ay sumunod sa health protocols, huwag labas ng labas, huwag layas ng layas, ikaw ay nakakatulong. May taong nangangailangan, may tao na nandidiyan sa iyong mga kinaroroonan. Itong mga taong ito, meron kang magagawa na pagtulong sa kanila. Sa iyong munting paraan, huwag maging madamot. Sa iyong munting paraan, magbigay ka ng kayo mo na iyong maitutulong. Simpleng bagay. Ikaw, ako, tayo ay laging tinutulungan ng Diyos. Kaya, ang paanyaya sa atin, sana tayo rin ay tumulong. Sana tayo rin ay maging Bernabe. Matulungin. Pangalawang bagay, nananaig. Nananaig. Bakit? Dito po sa mabuting balita, ang sinabi po dito, itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang. Bakit ginawa yun ni Moises? Yung ahas na tanso o nayari sa tanso, no, ay kanyang itinaas doon sa bundok. Dahil noong kapanahon ng iyon ni Moises, marami sa mga tao ang natutuklaw ng ahas, nangangamatay. Pero ang sino mang natuklaw ng ahas at tumingin doon sa ahas na tanso, sila'y naliligtas, sila'y hindi namamatay. Ganun din, sabi sa mabuting balita, ang anak ng tao ay itataas din. Sino itong anak ng taong ito? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Siya, itinaas sa bundok ng Kalbaryo at dooy namatay. Ang sino mang tumingin sa kanya ay maliligtas. At ang sabi nga, ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit nanaig? Nanaig ang biyaya ng Diyos sa sino mang sumasampalataya sa Kanya. Nananaig ang Diyos sa lahat ng hirap. Nananaig ang Diyos sa lahat ng sakit. Nananaig ang Diyos sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ano ho yung sabi sa pambungad na panalangin kanina na binasa ko o binasa ng pari? Ang sabi dito, nanaig ang lahat. Nanaig sa lahat ang Panginoong nabuhay ay nanaig sa lahat. Ang Panginoong nabuhay ay nanaig sa lahat. Sino yung Panginoong nabuhay na yon? Ito ho, simbolo ng kandila, si Jesus na muling nabuhay. Kaya, ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, lapit lang tayo kay Jesus
at mananaig siya sa lahat. Kailangan din po na tayo ay lumapit sa Kanya upang sa ating buhay tayo rin ay maging Bernabe. Tayo rin ay maging matulungin. Kung wala siya, mahirap ho ang tumulong. Bernabe, nananaig. Kapuri-puri ka, Diyos, sumang lumikas, sanibutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka, Diyos, sumang lumikas, sanibutan sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging induming nagbibigay ng iyong spirito. Kapuri-puri ang pong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming digayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong anak ng ang iyong tahanan, at kaming pinaghaharian mo ay naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, na lupig ang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatin kaniya, pinagatihati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Si kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Gilbert naming Obispo, at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayundin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Bereng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama nating dasalin ang panalangin ng mga anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ho sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesus ang sa atin ay nagpapaalaala. Bernabe, maging matulungin. Pangalawa, nananaig ang Diyos. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nuestra misión a todos.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanikal ng mga tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa parang sakramental, atin pong darasalin ng panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. At iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan sapagkat batid mo kung anong kahulugan ng pagdarusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at iyo hindi ng aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparinong unang gidat magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin kayong rin. Lahat ay patuloy na pagpalain at ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naihandog na, humayo kayong taglay sa Jesus na nananaig sa lahat. Salamat sa Diyos.